So what is up guys? We're back again for another video, no? So pag-uusapan nga natin ngayon, no, mga kaplok-blok. Dead na nga ba talaga ang LOL community? So ano pa hinihintay nyo? Let's go! So yun nga, no, mga kaplok-blok, sa mga nakapanood ng video ni Doggy kung saan sinabi niya dead na daw ang community ng LOL PH, no? So sa tingin nyo, kayo, dead na nga ba talaga? So para saan hindi, no? Kasi alam nyo yun, sa panahon ngayon, no, nauso na yung mga cellphone, yung mga mobile games, mga nauso ngayon, tsaka walang pambili ng PC yung ibang tao, di mas pipili nila yung maglaro ng ibang games sa cellphone tulad ng Mobile Legends, no? Fuck you, Doggy! Pipili nila maglaro ng mobile games, no? Kaysa mag-computer, no? Tsaka anong taon na ba ngayon? It's 2020 na, no? Uso pa ba ang computer shop? Siguro kung panahon to ng mga 2013, no? 2013, dati, puta, usang-uso talaga ang computer shop noon. Panahonan namin noon, first year high school. Pagkatapos ng klase, diretso shop, no? Laro ng Dota, laro ng LOL. Kung panahon ngayon noon, siguro walang Mobile Legends na maglalaro kasi uso talaga ang shop noon, no? Eh ngayon, 'di ba, puro cellphone na lang. Tapos ang dami nilalabas ng mga gandang cellphone na kumbaga pinapadali na lang talaga yung buhay lalo na ng mga gamers, no? Na kung saan mas binibigyan nila ng prioridad na lagay ng mas malaking pagbabago sa mga cellphone para malaro ng mga gamers, no? So masasabi ko nga doon sa sinabi ni Doggy, fuck you, Doggy, is hindi pa deads ang community ng LOL, no? So paano nga ba nasabing hindi pa deads ang community ng LOL? Well, sa dami na naglo-LOL sa Pinas, syempre hindi naman lahat yan nag-i-stream, no? Well, sabi ni Shinbo dun is, kung mag-computer shop ka ba, mas gugustuhin mo pa pang manood ng stream, no? Syempre hindi. Anong gagawin mo? Syempre maglalaro ka na lang kaysa manood ka ng stream, no? Kung may chance ka magkaroon ng pang-computer shop, manonood ka ba ng streaming ng mga naglo-LOL? Siyempre hindi, maglalaro ka. Fuck you, Doggy. Siyempre sa Mobile Legends, ilang oras, ilang minuto ka lang maglaro doon, 'di ba? Tapos aabangan mo na 'yung ibang mga streamer kasi manonood ka kasi alam mong weak shit ka. Pag weak shit ka, siyempre manonood ka ng mga stream ng mga weak shit na nagmo-Mobile Legends, no? Hindi mo rin kasi masasabing dead na 'yung isang community kung wala ka namang update na tungkol sa kanila, no? So, sabi nga ni Sir Shinbo sa reply niya doon sa sinabi ni Doggy na mahigpit ang garena kaya hindi masyadong ganun nag-boom 'yung LOL tournaments dito sa Pilipinas. Kung katulad lang rin niya ng mga tournament ng Mobile Legends na ganun kadali na kada buwan, kada week may tournament, di sana mas malakas pa yung LOL ngayon, no? Kung ganun lang kabilis magkaroon ng tournament dito, kaso hindi, napakahigpit kasi ng garena So dapat yung Riot, ang ginawa na lang is nagpagawa na lang sila ng Riot accounts na lang kaysa din ampa nila sa garena, di ba? Pero kayo mga kaplok-plok, anong komento nyo sa sinasabi ni Doggy na tila dinadown niya ang LOL community dahil daw tahimik na at patay na daw, no? Fuck you, Doggy! So dahil nga ECQ ngayon at lockdown, syempre mababawasan ng mga player na ng LOL PH, no? Kasi alam nyo yun, saan maglalaro yung ibang mga naglo-LOL kung wala naman silang PC sa bahay? Alam, maglaro sila ng LOL sa cellphone, di ba? Posible naman yun. Kaso kung meron silang access sa LOL Wild Rift, di pwede silang maglaro, di ba? Fuck you, Doggy! Kung meron lang tayong PC, no, mga plok-plok, yung mga may PC dyan, kung may PC lang tayo, di sana naglo-LOL tayo ngayon, hindi tayo nagmo-Mobile Legends na napakabulok naman ng graphics, no? Fuck you, Doggy! So kaya mas naging kilala yung Mobile Legends kasi accessible ng Mobile Legends, no? Kasi sa cellphone lang naman yan. Bakit? Yung League of Legends ba madali bang ma-access? Syempre hindi kasi kailangan mo pa ng PC, di ba? So hindi mo rin talaga masasabing dead na ang community ng LOL, no? Kung hindi nga talaga ikaw updated sa mga nangyayari, no? Kasi kung pagbabasihan mo lang yung mga nakikita mo, napapanood mo sa Facebook Gaming, talagang napakalabo nun, no? Try mong manood sa Twitch, no? Sa Twitch, mas nangunguna, top 1 ang League of Legends na mga streamers dun, no? Wala kang makikita Mobile Legends dun. Sinong tanga mag
mag-i-stream ng Mobile Legends sa Twitch, ha? Baka ikaw lang. Fuck you, doggy. Bakit mo sasabihin dead na ang community ng League of Legends kung wala kang nga talagang update sa kanila, wala kang alam sa mga nangyayari? Tsaka syempre, hindi mo talaga masasabi yung mga ganung bagay kasi nga, puro ka lang ML, no? Syempre, mas hinhype mo yung ML. Syempre, doon ka eh, sponsored ka eh, diba? Tapos dinadamay mo pa yung mga ibang laro, no? Tulad ng Counter-Strike, Global Offense, no? Fuck you, doggy! Lakas ng amats! Kung titignan mo lahat ng mga tinitira mo, tanga na mas magaganda pa yung graphics eh. Tsaka matagal na talaga sa larangan. Tsaka tignan mo naman yung price pool ng Mobile Legends sa price pool ng mga ibang laro. Wala pa, nikot-nikotiting, no? Pila, 1/4 pa lang ng price pool ng ano ng Mobile Legends yung price pool ng mga bigating laro, di ba? Kung di mo alam yung top 3 na mga games sa buong mundo, no? Una na dyan yung Dota 2, CSGO, tas League of Legends, no? Siguro yung Mobile Legends, mga nasa pang 100 plus na ranking lang, no? So, wag mo na idamay ibang laro, no, doggy? Fuck you, doggy! Di ko siya mag-gets dun sa hinahype niya yung isang game, no? Kahit yung stream niya, hindi naman ka-hype-hype, no? Ang dami lang nanonood sa kanya kasi sikat siya sa Mobile Legends. Siguro... Fuck you, doggy! Sikat siya sa Mobile Legends, no? Siya yung unang streamer dito.